Trinity na ngayon ipapakita ko sa iyo. Sa video na ito, maunawaan mo kung bakit ngayon ka na dapat magnegosyo. Maraming tao na ayaw mag-business. Dahil karamihan sa mga tao, lalo na sa mga Pinoy, ay ganito ang maituro. Study hard, get good grades, then find a good job. Ito ang dahilan kung bakit after natin gumraduate, ay nagsisikap tayo agad na makahanap ng trabaho. Walang masama doon. Pero karamihan sa mga tao ay ganito ang nagiging dahilan kapag inalok mo ng negosyo. Ayoko mag-business. Wala akong puhunan. Wala akong pera. Di ba't kapag naghanap ka ng trabaho, kailangan mo din mamuhunan sa pamasahe, medical, requirements, pagkain, clearances, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga kinakailangan mo pang umutang para lang makumpleto ang mga requirements mo. Ang masaklap, paano kung hindi ka pumasa sa requirements or hindi ka natanggap sa trabaho mo? Malamang lamang ay uulitin mo ito ulit at mamumuhunan ka muli. Ang iba naman ay ganito, wala akong oras para dyan. Walang kaso yun. Pero ang mas malala, wala ka nang ang oras, wala ka pang pera. Yun ang malala. Ganito naman ang dahilan ng iba. Hindi ko alam yan. Hindi ko hilig yan. Hindi ko linya yan. Tanong, ang mga doktor ba ay pinanganak ng doktor? Ang mga engineer, pinanganak ba ang engineer? Ang mga lawyers, pinanganak ba silang lawyers? Di ba nag-aral din sila at dati rin nilang hindi alam ang trabaho nila? Ikaw, hilig mo ba ang ginagawa mo ngayon? Kung aalisin natin ang sweldo mo, gagawin mo pa rin ba ang trabaho mo? Maraming mga tao ang ginagawa nila ang alam nila, ang sinasabi nila at ang linya nila. Pero kulang pa rin at lagi silang kapos sa kita nila. Kung ito ang magpapabago ng buhay mo at ito ang magbibigay sa'yo ng mga pangarap mo, bakit di mo alamin? Bakit di mo linyahin? Bakit di mo aralin? May mga tao naman na nagsasabing, ayoko mag-business. Risky yan. Baka hindi ko magawa. Baka malugi ako. Hindi pa naman niya nasisimulan ang business niya, iniisip na niya agad na malulugi siya. Nung nag-enroll ka ba sa paaralan at nagbayad ng tuition fee mo, nagtanong ka ba, what if hindi ka makapasa? At what if hindi ka makagraduate? Nung mag-apply ka ng work sa kumpanya mo, tinanong mo ba na what if hindi ko magawa ang trabaho ang bibigay sa akin? Lahat ng mga excuses na ito ay nagiging dahilan na lamang ng mga tao. Ang hindi nila alam ay hindi nila maiiwasan pumasok sa negosyo pagdating ng panahon. Ito pa rin kaya ang magiging rason nila? Meron tayong tinatawag na life cycle. Number one, study. Nag-aral ka at kapag nagkaanak ka, pag-aaralin mo rin. At kapag ka nagkaanak ang anak mo, pag-aaralin na rin ito. Dahil kailangan natin mag-aral para tayo ay matutong magsulat at bumasa. Pagkatapos mag-aral, tayo ay gagraduate at pagka-graduate, tayo ay magtatrabaho. Pero may mga tao na hindi nakapag-aral at hindi nakagraduate. Pero nagtatrabaho dahil kailangan natin magtrabaho para tayo ay may pangsuporta sa mga pangangailangan natin araw-araw. Ang tanong, gusto mo ba na habang buhay magtrabaho? Gustuhin mo man, hindi pwede. Dahil pag edad mo ng 60 to 65 years old, wala ka nang magagawa. Retired ka na. Ngunit makakatanggap ka naman ng retirement fee mo. Pero dahil retired ka na, tigil ang trabaho mo, tigil na din ang sahod mo. At kahit gaano pa kalaki ang pera na natanggap o naipon mo, ay mauubos at mauubos din ito sa mga pangangailangan mo at sa pamilya mo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay may karamdaman. At para hindi maubos ang pera mo, ano ang maaari mong gawin? Malamang isa lang ang nasa isip mo. Papasok ka sa business. Kanina, kaya ayaw mong mag-business ay dahil kailangan mo mamuhunan. Diba ito din ang kailangan mo ngayon? Kanina, ang dahilan ay wala kang time. Sa tingin mo, pag edad mo ng 60 to 65, napakarami mo pang time. Kanina, ang dahilan kaya ayaw mo ay dahil hindi mo alam. Ngayong retired ka na, anong alam mo sa business? Kung buong buhay mo ay nagtrabaho ka lang at hindi ka nag-business. At dahil nga wala kang knowledge about sa business, yun ang risky. Dahil mataas ang posibilidad na bumagsak at malugi ang business na itatayo mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi
hindi pa yan mangyayari ngayon. Yan ay sa pagdating ng panahon. Pero kung papasok ka din naman pala sa negosyo, kailan mo gusto? Now or later? Kung ngayon mo sisimulan, ngayon mo aaralin, ngayon ka matututo, ngayon ka din kikita. Pero kung later mo gagawin, later mo aaralin, later ka matututo, later ka din kikita. Ito ang ilan pa sa mga benefits o dahilan kung bakit ngayon ka na dapat magnegosyo. Let's say, 20 years old ka na ngayon. After 5 years, nag-fail ka. Okay lang, dahil bata ka pa, pwede mo pa ulitin. Kung 65 ka na at after 5 years, nag-fail ka, mauulit mo pa kaya? Kung 20 ka na ngayon at after 5 years, naging successful ka, mae-enjoy mo ba? Oo naman. Kung 65 ka na ngayon at after 5 years, naging successful ka, may enjoy mo pa ba? Lalo na kung sa panahon na yun ay may karamdaman ka na. Ngayon, alam mo na kung bakit maganda na ngayon ka na dapat pumasok sa business.